anong nangyari kuya? At umaambon pala. Pwede na, madumi naman tayo. Dumi-dumi mo! I mean yung motor. Here comes again your half-cooked Komodo rider, Face Vlogs. Peace. So yan, dito tayo dahil umaambon. Binigyan tayo ng magandang topic. Binigyan tayo ng magandang content. Ano ba yung mga dapat natin paggandahan sa panahon ng tag-ulan? Rainy days! Eto na naman, patapos na naman ba tayo? February pa lang, pero naramdaman na natin yung paambon-ambon, pabigla-biglang ulan. Global warming is real! Pag mga ganitong panahon, ang mga dapat ninyong tandaan, isipin yung traction ng gulong ninyo. Siyempre, pagbasa, nag-iiba yan, no? Lalo na yung mga hard compound, yan ang mga pinakamagdudulas sa times na ganito. Hard compound, ano yan? Mas matagal mapudbod, pero mas madulas. Ganun yung stock ng mga gulong. Meant siya for daily use. Yung mga soft naman, meant yan for track. Sobrang kapit na mga yan, pero sobrang bilis mapudbod. So yun, tayo, nakaano tayo? Medium to soft compound. Yan. Kung na-imagine nyo yung gulong na paganyan, ganito, pabilog, letter U, yung itsura, yun nasa bottom part, nasa ilalim part, yung laging tumatama sa kalsada, sa asfalto, kapag nakadiretso lang kayo at hindi kayo bumabanking. Yun yung mas mga medyo pinapatigas, kasi yun yung mas babad. So, medium compound yun. Pagkakaalam ko sa Diablo Rosa 2. Tapos, pahiga ka ng pahiga, nagiging ano na siya, nagiging pa-soft compound na siya. Yun. So, mas makapit siya kapag ka nakahiga ka na. Pero syempre, depende pa rin yun sa wet condition, sa road condition natin. Sa wet conditions, wet condition, hayop. Sa road condition, syempre kung basa, mas padulas, hindi, imagine nyo na lang, parang yung soft, nagiging, nababawasan siya ng kapit, nagiging parang medium compound siya to hard compound. So, ganun din, huwag kayong babanking yung basa. Wag. Tapos, syempre, dapat lagi kayong may dalang kapote, number one. And, may dala akong kapote, pero hindi ako nagsuot ngayon. So, mayroon din naman yung mga pros and cons . Kapag nagkapote ka, tapos hindi naman uulan, mamimili ka lang dyan. Maliligo ka ng pawis o maliligo ka sa ulan. So, sa ating mga nagmamotor, mahirap din yung bigla kang tatabi, sasuot ka ng kapote, kanya, mahirap din. Hassle na nga, may consequence pa rin. Kung sa kapote naman, ma-advise ka, huwag kayong magbabatman, delikado yun. So, yung batman na kapote, pwede sumabit yan sa gulong nyo. Alam niyo dapat yung road condition ng mga dadaanan ninyo. In the usual, kunwari, ito lang yung daanan nyo pa uwi, tsaka papunta, siguro dalawa o tatlong way lang yung pwede yung daanan. Dapat kabisado nyo kung bahain ba dito, meron ba mga butas-butas dito, binubuksan kaya nila yung drainage dito kapag gantong maulan, para mawala agad yung baha. Yung mga ganong klase kasi, baka magulat ka, akala mo wala doon, tapos bigla na lang pag ano mo, butas pala, di ba? So, yun. Dito na tayo sa Eastwood. Shout out sa mga office mates ko. Shout out sa mga Kobe, paalam. Naging matagumpay ka naman. Hindi mo lang nga lang na-enjoy ng mahaba yung career. I mean, after career mo sa basketball. Wow! Kuya Guard! That's it, Kuya Guard! Woo! Ganyan
ba tumawid? Di ka natingin. Tapos pag nasasagasaan kayo, kasalanan namin. Dahil mabilis kami. Tapos di nyo kasalanan kahit tanga-taka kayo tumawid. Bishit! Woo! Lupit. Ayan. Shoutout muna sa lahat na pwede pagsararan. Trans, Rex, Ige, Louie, Chris, Arjun. Yan. Yung mga masugid kong basher. Kriston! Ayaw! Lapit-lapit tayo ngayon. Dog. Sikip dyan. Tayo kasha. Dito na tayo. Mas malubog pa dito. Yan. Yan.